Oh iya. Oh dia yang naka-costume. Ayan. Ang tagal ko nang kakilala si Ricky Davao, hindi ko alam na nag... Super kidlat. Super kid, kidlat lang. Kidlat lang wala kidlat super. Lang ayan, show. Bongga. So anong year yan, Ricky? 1984-1985. Pelikula siya, o? Oh. Hindi, TV series. Saan pinalabas? Saan TV? Sa channel 2 yata, tsaka 13 dati. Parang ganon lang. Ah, oo. Pero 19... Pero at that time, hindi pa anong ABS eh. Hindi siya ABS. Ano nga ba yun? KBS. 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 The KBS was Channel 9 eh. Oh. BBC, Channel 2. Channel 2 pa rin. Oh. O Channel 13, Channel 9. Ganun dati. Oo, lumipat lang. Lumipat. Parang ganun. Tapos, ang producer ko, si Greg Hortalesa. Ano to, advertising man ito. RPL ang channel nito. Oo. Ang ano, si Greg Hortalesa, tatay ni China Hortalesa. So, yan ang first and only superhero na character na pinortray. Yes. Ba? Yung 1984, lumilipat ako. Nung panahon, nung EDSA Revolution, dala-dala ko yung people power flag. Sumisigaw yung mga tao, kidlat, kidlat! Ano yun? Naging part ng... Panahon ng ano yun eh. Naging part ng ano ng series yung EDSA Revolution. No. Nakilala ako nung tao nung time na yun, ako si Kidlat. So nung umaattend ako nung people power. Nandoon ako sa kalye. Sinasabihan ako nung Kidlat, lumipat ka. Kunin mo yung mga tao ko dun sa kabila. Di ba kasi yung nasa EDSA ka, di ba nakikinig ka sa radyo. Tapos biglang mga kaibigan, yung mga reporter, nasa kabilang kanto ng ganito. Papunta na tatlong tangke para umano dyan. O siyempre, kami umano. Masisigawan ako ng mga tao. Kidlat, sirain mo yung mga tangke. Pero Ricky, kumusta yung experience pag gawa ng superhero na series dati? Kasi siyempre, time na yun, hindi pa yan kayang technology. Wala pa. Wala. Ang technology nun, ano pa talaga. As is where is kami nun. At saka... Pero Jurassic, pero Tapos syempre bata pa ako. Medyo nagugulat din ako sa effects. Yung ba, wow, ganito. Katulad yung pagsisigaw ako ng kidlat, dati, parang nakalock yung phone. Yung camera. Tapos, titingin ako sa dadating ako. Tapos, palagi nga sinasabi ng director ko, Ricky ha, lalaki ang dating, lalaki. So, kailangan, tingin sa kaliwa, kanan, walang tao, sisigaw. Kidlat! Uusok. Tapos ka, okay, uusok ulit yun, pero naka-costume na ako ng kidlat. So magka-cut yun. Pag usok na gano'n, doon nagka-cut yung ano. Magka-cut ang kidlat costume na ako. Nakagano'n lang. So medyo mahaba interval. Oo, oh, magbibihis pa kasi ako eh. Binibihis ako, di ba? May ano. At saka masikip yun. Mga panahon, spandex yung tela. Dati spandex. Spandex na kailangan fit na fit. Di ba? Oo, oh, yun. Siguro mga ano yun, mga 65 pounds ago. Yun, tapos paglipad ko noon, hindi pa uso yung tali. Hindi pa kami hinaharness. Walang harness. Oo. Nasa table na may blue, kasi chroma eh. Binubura yun. Blue ore, may mga inaapakan ako, parang stair, left, tapos aangat yung isa. Parang nakaganong. Ako sideways. Tapos, hindi, ganun lang. Oh, ganun. Ang fight scene. Ang fight scene, ano naman? Hindi, pag fight scenes ba lumilipad kayo? Bihira ang lumilipad. May mga nakalaban din ako na ano, pero hindi ganun ka, ano, hindi ganun ka sophisticated. Mas ang kalaban ko sa baba. Yung mga yung kinahagis ko, kinakarate ko, ganun. Sumasangga ako ng bala. So ngayon, Ricky, kung gagawin ulit ang kidlat, sino sa tingin mo ang kumbaga sa Darna pwedeng paglipatan ng power ni Kidlat? Meron ka bang inaakay or... Marami naman. Kasi di ba ang Kidlat, ikaw ba ang first or wala ba ever? Noong araw kasi, meron din Kidlat noong 1950s si Armando Guyena. Pero yung sinisigaw niya, Kidlat ngayon. Hindi naman Kapitan Kidlat. I'm not sure. Ano? Pwede naman natin i-google yun. Pero siya si Kapitan Kidlat. Maganda rin yung uniform, tas Armando Guyena. Ako, Kidlat. So, hindi ko na nga malaman kung original yon na pag-aari ni Mr. Hortalesa. Kasabay, ang kasabay ko noon, si
si Zarda, ah, si Elise, ano naman yon, si Isabel Rivas. Sa halos nagsabay kami ng konti. Parehong produce ng ano yon ni Greg Hortaleza. G-O-I. Bye-bye. Good to see you. So if ever, sino sa tingin mo? Marami. Eh, siyempre, pagka superhero, kailangan magandang katawan. So lahat yun. Biolo siguro. Hindi, mas bata siya. Oh, mas bata na. Bata ka na nilang taon. Siguro I was 20 plus. Wala mo 20 plus. 23, 24. So, kung GMA, halimbawa, pwede na kay... Sino ba ang mga magagandang katawan ngayon? Baka si ano? Itong... Baka sila Jerry, pwede. Or si ano? Sino may malaking katawan ngayon sa... Ha? Si Jerry. Hindi. Sino pa? Si Pedro. Well, si Ruru. Maganda rin ang Derek katawan. Monasterio. Oo, si Derek Monasterio. Ganun. Pero depende kasi kung anong klaseng... Kasi, di ba... Ngayon kasi lean na eh, hindi na lean eh, hindi na yung bulky eh, di ba? Parang hindi na uso kasi yung bulky ngayon eh. Ang superhero naman nagdedepende sa uso ng katawan ng lalaki. Dati kailangan puro abs, puro deltoids, gano'n. Eh ngayon, iba na, pwedeng lean na lang. Parang yung mga katawan ni Jericho Rosales, ni Piolo, lean lang. Lean. So, ano lang nauna nung magpa-sexy ka o yung ano? Halos sabay. Halos sabay. Hindi ba nagiging problema yung dati na nagsisexy tapos nagiging superhero? Hindi naman kasi ang swerte ko, nagchatro ako. Tapos, siyempre nung nalaman na nagchatro ako, tapos kinukuha ako sa TV o sa pelikula, sinasabi, hey, he's a serious actor. So, gumawa ako ng kidla, tapos gumawa ako ng sexy film, parang okay lang kasi I'm an actor, parang doon ako siguro may yung branding na actor. Oo, nag-branding na ganoon. So ang mga ang pagkakasulat palagi hindi yung bold star o ano, di ba? Pero kung pagpapanood mo, it's a bold film, sexy film ganoon. Pero ngayon last na kaya pa bang gumawa ng ganoon? Like Viva Max. Kakatapos ko lang. Pero ano? Hindi ba bitin yun kumpara sa ginagawa nila? Well, before that, ang huli kong ginawa, before that, ang ginawa ko, Pac Boys. Sabi nga ng mga anak ko, Papa, sa edad mo, what are you trying to prove? Why are you doing those things? As in, ayaw na nila. Hindi, ikaw, okay sa'yo, pero... Well, kasi kung maganda naman yung role, like dito sa Lampas Langit, maganda naman yung role, di ba? At saka, true ko naman. Ang lalim naman kasi ng movie na yun. Oo. Hindi ko masyadong naaarok nung pinapanood ko, pero okay naman siya. Yun, tapos yung Pac Boys, di ba? Parang, yun yung role eh. Ako naman, so go nga lang, kahit ano pa. Lalo man ka-sexy. Depende. Partner ka man sa mas bata, mga Viva Max pa. Kasi sila, oo. Sino ba ka-partner mo dito sa Hampa? Si Chloe ba o yung isa? Dede. Si Christine Bernas. Okay, bata din. Oo. 20 lang yata. So, carry mo yung mga ganito. Pero kung tali, hindi mo nakakayaan. Eh, kasi siyempre katawan, tsaka siyempre iba na rin. Si, ano ba, Baro, nag-frontal, nagulat ako. Doon sa hampa. Sa labas din ba? Oo. Ano siya? Eh, si Baro naman, walang pakialam. Diba sa pagdating sa ganun eh. Very confident. And ano siya eh, ganun yung ano niya. Pero ayaw na naman anak. Sinasabi sila yun ako. Marami ka naman na roles na pwedeng gawin. Kasi sabi ko, it's offered and then I read the material. It was written by a good friend na nirerespeto ko, na gusto ko yung trabaho. Hindi naman siguro ano, yun. Ako naman may mga gano'n naman ako. Hindi naman ako. Kasi, di ba, kung tutusin, di dapat noon pa na ano na ako, ay, bold star yan. Ano, but actually kasi ngayon hindi na, di ba, bold actor. Siguro, ano.